Sa Maynila, patay sa pamamaril ang isang empleyado ng Bureau of Customs. Hinala ng mga otoridad, may kinalaman sa trabaho ang pagpapatumba sa biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Pasado alas 7 ng gabi nitong Biyernes, February 11, nang mamataan ang kotseng ito sa kahabaan ng Pedro Hill sa Maynila. Halos kasunuran itong dumating ang isang motorsiklo na nagtago sa likod ng van. Mapapansing tila sinisipat ng rider ang kotseng pumarada sa unahan. Ilang saglit pa, makikitang bumaba ang driver ng kotse at tumawid sa kabilang kalsada habang ang rider tila nagmamatsyag lang. Makalipas ng ilang minuto, bumalik ang lalaki sa kanyang kotse. Dito na bumunot ng baril ang rider at saka pinagbabaril ang driver ng kotse. Sa investigasyon ng mga pulis, kinilala ang biktimang si Hill Cua Manlapas Jr. na empleyado pala ng Bureau of Customs. Patay matapos mapuruhan sa ulo si Manlapas. Base sa investigasyon, galing sa opisina ang biktima at pauwi pa lang matapos mag-overtime. Wala naman hong sensitibong posisyon na hawak siya. In fact, napakabait na tao nito, no? Siya'y madalas lapitan at hinga ng tulong kapag may mga problema sa system namin. So, medyo caught off guard kami. Bakit si Hill? Si Manlapas ang pinakahuling biktima ng pag-atake sa mga empleyado ng Customs. Nito lang Miyerkules, pinasabog ang isang granada sa labas ng bahay ni Customs Deputy Commissioner Teddy Raval. Maswerteng walang nasaktan sa insidente. Enero naman ang hagisan ng granada ang mismong gate ng Customs pero maswerteng hindi ito sumabog. Bukod pa rito, ang ilang insidente ng pamamaril sa kanilang mga tauhan. Ang sunod-sunod na pag-atake sa mga empleyado ng Customs, ikinababahala na ng ahensya. Tingin ko ho, ang apektado ngayon yung operations ho namin kasi syempre ho, hindi namin maalis dun sa iba namin mga tauhan na nasa front lines na matakot dito sa mga nangyayari at magkaroon ho na apprehension sa mga oras ng kanilang pagpasok at saka sa oras ng kanilang pag-uwi sa kanilang mga tahanan. May kaugnayan sa trabaho ang nakikita namang anggulo ng NBI bilang motibo sa sunod-sunod na pag-atake sa mga empleyado ng Customs. Bukod sa all of them are officials and employees of BOC, yung araw, yung mostly Friday ang ambush eh. Halos same time, ano, 7 to 8 p.m. Halos parehas ang modus, halos parehas ang style ng pagbaril. Groupings din yung tama ng bala. Halos isang tao ang bumabaril rito eh. Kasama rin sa iniimbestigahan ng NBI ang pagkakadawit ng dalawa sa mga inambush sa umano'y korupsyon sa BOC. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5.